For more videos, don't forget to subscribe. Hi, welcome back sa aking channel. At pinayagan na po tayo na magbalik sa church gatherings, provided na half of the total population or members ang pinabayagan lamang na mag-occupy sa ating church building. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga materials na kinakailangan. Sumunod tayo sa kanilang mga guidelines. Ito yun, no? Hand sanitizer para sa mga magsisimba, kailangan maglagyan sila ng alcohol. At saka maglalagay din tayo ng mga tarpaulins dito sa labas. Gaya nito ang health advisory. At itong how to hand wash. So ilagay natin ito sa entrance ng ating simbahan. At ganito ito din, 2 meters or 6. At ang pinaka-importante sa lahat, itong no mask, no entry na tarpaulin natin. So, sa ating divine service ngayong Sunday, maglalagay din tayo ng mga markings dito sa ating upuan na may distance na 2 meters para ma-observe pa din po natin yung social distancing. Tsaka pagdating mismo ng mga members dito, maglalagay din tayo ng mesa dito at maglalagay tayo ng logbook dyan. Dyan sila magsusulat ng kanilang mga pangalan. Wala nga tayong yung chine-check yung temperature kasi hindi natin afford. Pero sikapin po natin na masunod natin ang guidelines ng ating pamahalaan para maging successful yung pagbabalik ng ating pagsamba, lalong-lalo na makaiwas tayo itong COVID. So almost 3 months na walang divine service natin dito. Ito po yung Malita Central Church Congregation. Ito po ang pinakamalaking church building natin dito sa Davao Occidental at sa Davao del Sur. So hopefully ngayong Sunday, excited na yung mga members natin na bumalik sa ating divine service.